Hi guys, welcome dito sa Rasan Tarot. Reading na ito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading na ito. This is a love reading for collective. Na kung kaninong energy lamang yung makukuha sa bawat reading. So let's check your energy at this time. What we have here is the world. And the Nine of Wands in reverse. You are fearless now, ready na magkaroon ng completion or ma-meet yung person mo or to achieve success or you're fearless. Hindi ka na natatakot. No? You're not guarded anymore na. Wala nang dahilan pa para mangatog ka sa takot. No? Possible it's your mission or purpose na kailangan mo nga ma-complete yung task mo or else ay kailangan mo ma-accomplish yun with the world, no? Or yung nawawala na yung takot mo na makipagkita sa person mo na pwede ganyan, pagdating sa love. Na magkaroon na ng accomplishment, na mabuo na kayo. Aries, Leo, Sagittarius, and Taurus. The judgment. And we have here the Nine of Cups. Pasensya na guys kung matamla yung boses ko. Nilalagnat kasi ako guys. Pinipilit ko lang talaga. And we have here this Two of Cups. Yeah. Meron kang gustong matupad na wish mo. Possible matagal mo nang wini-wish to na magkaroon ng reconciliation sa inyo ng person mo na sobrang nakikare ka doon. Sabihin, mahal mo yun, no? Kasi sobrang nakikare ka eh. Meron kang care sa person mo eh. Pinag-iisipan mo maigi na sino kayong mag-aalaga sa person ko or magmamahal sa kanya kung hindi ako maging decisive. Kung hindi ko siya ipaglaban. Parang ganun. Kung magpadala na lang ako sa takot. No, kasi kaya nga tinanggal mo na yung takot mo, no? Dahil sobrang nagki-care ka sa person mo. Dahil mahal mo siya. Meron kang wish dito na matutupad guys, na magkaroon ng reconciliation sa inyo. If it's your energy ha. Kung naka-resonate ka dito. Na sobrang nagki-care ka sa person mo, hindi dahil sa self-interest or hindi dahil sa libog or what, kundi dahil sa gusto mo siyang ingatan, mahalin, alagaan, yung ganyan. Yung kahit nauugod-ugod na kayo, inaalagaan yung isa't isa at gusto mong ingatan at alagaan yung person mo. Ganon, kaka-caring sa person mo. Yung ganon. Kaya gusto mong magkaroon ng union. Maging partner siya. Kasi para maalagaan, maingatan mo yung person mo na palagi kang naka-look out sa kanya. Yung ganyan. Ganon kaka-caring sa mga naka-resonate dito. Ganon kaka-caring sa person. Libra, Cancer, Scorpio, Pisces. So kung hindi ganon kaka-caring sa person mo na ang dahilan sa maganda yung mukha niya or guwapo yung mukha niya, na attraction lang yung habol mo na pagka uugod-ugod na siya, wala kang care. It's not your reading. Yan. More information about you right now. Ano main energy mo dito? Main energy mo? Ano ba yan? Main energy mo? Okay.
Possible may asawa ka, no? Or else ay gusto mo pang asawa tong person na to. Na palagi nga nakadikit siya sa'yo, na palagi nga nag-aalala ka sa kanya. Pero maari nga may asawa ka na din, or else may sarili kang pamilya, or else yung person mo ay may, ang may sariling pamilya. Pwedeng ganyan. Or gusto mo lang talagang mapangasawa tong person. Mamuhay kayo ng luxurious, masagana, and kompleto. Taurus, Virgo, Capricorn, and ano ba yung iba to kanina? Yeah, Taurus, Virgo, Capricorn. More information about you right now. Your main energy here. Ano main energy mo? Ano yung body mong energy? Ano yung body mong energy? The moon. Sikreto pa sikreto yung pag-take mo ng action. Yung balak mo, sinisikreto mo yung balak mo eh. May sikreto ka dito. Yung binabalak mong mag-take ng action sa person, may sinisikreto mo. Hinahide mo. Tinatago mo, possible sa mga taong nakakilala sa'yo, sa mga taong ka-close mo, or pati sa person mo, walang alam yung person mo na gusto mong mag-take ng action na you are inspired, you are driven, you're excited to take action, or you have that full of energy to take action. Nagiging active ka na, no? Gusto mo na mag-take ng action towards your person here. Na gusto mong mag-reach out sa person mo. You're motivated here na mag-reach out sa person mo once, right? Pisces and Aries, Leo, Sagittarius. Energy ng person mo. Energy ng person mo. Ano ba to? Hap-hap to. May mga regrets and sorrow. Okay, we have here the Ace of Wands. In sorrow, yung person mo ngayon, malungkot. May mga panginayang, may mga regrets. Negative yung emotion niya, guys, no? Sobrang nang hinayang. Meron siyang mga bagay na pinanghinayangan or relationship na nawala na pinanghinayangan niya. Possible yung relationship niya na parang na-miss niya yung opportunity with him. Yung gano'n. And yun yung napupush sa kanya na maging active. Yun yung nagbibigay ng energy sa kanya, guys, na or nagmo-motivate sa person mo na magsumikap or mag-take ng action din. Dahil sa mga nawala sa kanya. To start or to grab an opportunity. To start something new, to grab an opportunity. Or to take action, to open the doors of opportunity na mag-take siya ng action. So, pagka bumukas yung opportunity sa inyong dalawa, magkaroon ng communication, or pag nag-reach out ka, ikagrab niyo opportunity na yan. Yan. Nanghinayang to eh. Possible ikaw yung pinahinayangan niya. Yung relationship na nawala. No? And gusto niya pa magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Gusto yung nawala sa kanya, yung relationship nyo, or ikaw, ay gusto niya pang magkaroon pa ulit ng new beginning, magkaroon pa ng opportunity for the both of you, na magkaroon ng growth, to start again and magkaroon ng growth. Ayan. Kasi yan ang hinayang. More
More information about your person here. Main energy ng person mo. Main energy ng person mo. Yan ko wala to. What we have here is the chariot. The chariot. Oh, kanya to. Kanya tong energy lahat dito. The magician and the emperor. Okay, stable. Mentally, emotionally, psychologically. No? Stable siya, secured. And confident. With her own skin, with his own skin. Parang ganyan. And napaka-powerful manifestor ng person mo na to. Wala imposible sa person mo eh. This person could turn his or her dreams into reality. Na this person could use all his or so ibig sabihin may mga tools siya, no? Lahat ng kailangan niya nandiyan na. This person could use all his or her tools to get what he wants or what she wants. An alchemist, in short. And also, we have here the chariot. Porsigido. Decidido. Ito yung person na alam niya kung ano yung goal niya. Willing siyang iwanan yung buhay niya ngayon or yung kung saan man siya ngayon to pursue his or her goal. So kung ikaw yung goal niya, ikaw yung minamanifest niya, kaya niyang gawin lahat para makuha ka lang. Yan o. Possible tong person na to ngayon ay nagpapahinga to. Yun nga na may pagka-trickster yung person mo. A little bit manipulative. May pagka-ganon siya. Kasi the magician to eh. Pero that's how this person gets what he wants or what she wants. Kung kailangan niya gamitin yung manipulation, tricks, this person will do it. Gumagana utak mo yun. Natulog ka siya. Anong feelings ng person mo ngayon? So, Gemini and Aries. Yun yung mga main energy ng person mo. Gemini, Aries. And, hindi ko naman nabanggit to. Yun na lang yun. Yun naman yung mga, ano doon, importante. Energy niyo. Main energy niyo. So, let's see. Kung anong feelings ng person mo ngayon towards you. Anong naramdaman niya sa'yo ngayon? Actually, we have here the King of Swords in the reverse, Knight of Cups. Kung hindi ka ma-forgive niya to dati or hindi ka niya magawang or kumbaga hindi lumalambot yung puso niya sa'yo para matigas or naging cold, ngayon ay nagagawa niya na nga mahalin ka, pairanin yung love, and nadadala na to sa feelings niya, no? Hindi niya pigilan na yung feelings niya sa'yo, na mahal ka talaga niya. No? And kasi nalulungkot din siya eh, without you. Parang namulila siya sa'yo. Hindi niya kayang magmatigas ng pangmatagalan. Yung ganyan. Dahil wala naman siyang ibang gustong makasama, kundi ikaw. So see, ang daming offers dito. May mga nagkagusto sa person na to or meron siyang possible meron siyang kasama or merong nagmamahal sa kanya pero ikaw yung hinahanap-hanap niya. Para bang hindi ka mapalitan sa puso ng person na to or unreplaceable ka sa puso at isipan niya. Iba ka para sa person na to na still nandun yung love. Yung this person wants to have a relationship with you again. With the Knight of Cups. Upright din yun. Ano feelings mo yun towards your person? Oh. What's with this? Lumabas to. Oh. What? Queen of Cups? Yun nga lang, meron tayong the chariot, no? Parang wala kang care, wala kang pakialam. Pero ang totoo, mahal mo siya, still connected ka.
nandun yung, kunwari wala kang pakialam, pero yung, you don't care. Na parang, ayaw mo ma-inlove sa person mo, or ayaw mo pakinggan yung emosyon mo, yung ganun ka dito. Pero ang totoo, mahal mo siya. Sobrang nag-care ka sa person mo, sobrang mahal na mahal mo yung person mo. And, you deeply care and affectionate as a person. Nandun yung love. Na parang hindi lang basta sa romance to. Hindi lang basta sa yung attracted ka sa katawan mo. Kundi emotional ito. Pero parang pinipigilan mo yung sarili mo na yung sobrang main love or mag-care sa kanya. Nagawin siya the most important sa buhay mo. Pero, decisive ka. Alam mo, mahal mo siya. Para bang hindi mo pigilan yung emosyon dito na yan yung nagda-drive sa iyo. Na you want to take action sa person mo na to. Na kaya mong iwan yung kung ano yung kung nasaan ka ngayon. Kaya mong i-leave yun or iwanan. Para lang makapiling tong person mo eh. Anong gusto mangyari ng person mo sa inyong dalawa? Okay, new beginning to guys. New beginning talaga ang gusto niya mangyari. I want stability. You know. Magkaroon na ng relationship sa inyong dalawa. Mag-reach out ka or mag-reach out siya. Either sa inyong dalawa. And, karoon na stability. Maging confident na siya ulit. Maging, bumalik na yung sigla niya. Ganyan. Feeling blessed. Na ikaw yung i-bless sa kanya ng universe. Parang ganyan. Feeling blessed. Thankful. Pag nandiyan ka na. Pag nag-reach out ko sa kanya. So, let's see. Kung ano yung gusto mo mangyari sa inyong person. Temperance. And we have here the Emperor. And we have here the Ace of Wands. Ayun. Pansamantala, kinokontrol mo muna yung sarili mo, guys. No? Kinokontrol mo yung sarili mo. Tingin mo hindi pa tamang timing eh. Kailangan mo pa mag-heal or kailangan pa mag-heal ang connection nyo. Kinokontrol mo ba yung feelings mo dito? Or ang gusto mong mangyari, magkaroon na ng alignment eh. No? Karoon na ng alignment sa inyong dalawa. And pangasawa tong person mo. With the Emperor here. Magkaroon ng stability. Feeling secure ka na. Maging asawa mo na siya. Na mag-open na yung door. Ng opportunity for the both of you na magkaroon na ng start. And mag-grow yung connection nyo. Yung relationship nyo. Yun nga ang gusto mo dito. Magkaroon na ng alignment. Ayan. Anong gusto iparating ng person mo sa'yo? We have here the Star in reverse. The Moon. Ah, na nagkakaroon siya ng anxiety, na nawala na siya ng pag-asa, guys, sa connection niyo. Na para nawalan siya ng hope sa connection yung dalawa, nang dahil sa mga na-discover niya, nang dahil sa nalaman niya, yung ganun. Parang nawala siya ng pag-asa ba, na magkatuluyan pa kayong dalawa. Parang ganun. Kaya nagkakaroon siya ng anxiety. Pero problema niya yun. Next move ng person mo towards you. Okay. What we have here, parang hirap para sa person mo na mag, parang mabigat para sa kanya na magpakita ng love, care, affection sa iyo. Kasi parang nawalan siya ng pag-asa. Hopeless. Siya sa connection niyo na magkatuluyan pa kayo. Ganon. Ano kayang next na mangyayari sa inyo talaga? Ang person mo. Yun na yung
feelings niya, no? Pero only God knows kung ano mangyayari sa inyo in the future. Ano kaya ang next na mangyayari sa inyo dalawa? Okay. Victory or victory? Six of Wands and the Justice card. Kakaroon pa ng balance inyong dalawa, guys. Magkakasundo kayo dalawa. Ma-forgive nyo isa't isa sa mga pagkakamali nyo. Kung meron kayo mga differences, eh. Yung magkakasundo kayo dalawa, magkakaayos, no? Magkakaroon ng balance and magtatagumpay ito. So, nasa inyo din yan, no? Kung decisive kayo, kung talagang mahal nyo yung isa't isa, ipaglaban nyo yan. Diba? And kaya nyo tanggapin yung mga flaws na isa't isa. Kaya nyo tanggapin yung pagkakaiba nyo. Kaya nyo tanggapin yung differences nyo. Yung ganyan. Yung bawat isa. Yung ganyan. Kaya nyo tanggapin yung isa't isa. Kung ano man siya. No? So, ito na lamang, guys, for collective reading. So, mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag niyo kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po, paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga naka-resonate sa reading ito.